Praise God po. Salamat sa pananambahan sa ating Panginoon sa pamagitan ng mga awitin. At kung meron kayong mga Biblia po sa inyong daladala ngayon, ay makibukas po kayo. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Mga wala pong dalang Bible, pero meron pong dalang cellphone. Sa cellphone po yung Bible. So, buksan po natin ang ating mga apps po ng Bible at babasahin sa atin pangunan natin ni Ate Cecil sa talata natin ng pag-aaralan ngayong umaga, Matthew chapter 16, 24 to 27. Alright, so makipagbukas po kayo kung meron po kayong mga cellphone or Biblia. Makipagbukas po kayo sa Matthew 16, verse 24 to 27. Ang sabi po dito, then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. What good will it be for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? For the Son of Man is going to come to his Father's glory with his angels, and then he will reward each person according to what they have done. The word of the Lord. Po isang mananampalataya nag-decide siya na mag-fasting ng 40 days and 40 nights. Gusto niya si Jesus. So nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights. At pagkatapos noon, naranasan niya siya'y nagutom. Sa loob po ng mga araw na yon, nung siya po'y nagpa-fasting, at after po ng 40 days, nung siya po'y hindi kumain ng anumang pagkain, hindi uminom ng anumang inumin, siya po'y pumana. Meron namang mga grupo ng mga mananampalataya na sila po'y pumunta sa isang disyerto. At pagkatapos yun doon sa disyerto, umiiwas sila sa makikipag-usap sa mga tao, nais nilang lumayo sa sibilisasyon at sila'y mag-stay sa isang lugar na walang mga tao. Tawag ko sa kanila, sila po yung mga abot, sila ay mga desert fathers. At sila'y nag-stay sa lugar na yon. Dahil sila po'y umiiwas sa tukso po ng sanlibutan, ayaw nilang maranasan na yung mga temptation, yung kasalanan na nakikita nila around, ayaw nilang makontaminate yung kanilang isip. At sila po'y umalis sa lugar at pumunta sa isang desierto. Tawag sa ito, yung tinatawag na mga monasticism, yung mga panahon na yon. Ito pong idea ng tinatawag nating self-denial, may mga ilang tao po na hindi na po sila kumakain, sila po ay nagpakapagod sa pagtatrabaho, sa anumang mga trabaho na hirap, at napabayaan nila ang kanilang sarili at ang kanilang motibasyon, self-denial. Sila po ay pinabayaan nila ang kanilang pamilya
At sinabi nila, kalimutan natin ang lahat, iwanan natin ang lahat, kung tayo sumunod sa Panginoon, ang kanilang motivasyon, self-denial. Ngunit ano ba po talaga ang ibig sabihin ng self-denial? Ito ba talaga ay pagtalikod sa mga pangangailangan nating physical? Ito ba ay pagtigil sa ating mga basic needs, kumbaga yung mga basic needs natin, or ito po ay merong nangangahulugan ng mas malalim pa na utos ng Panginoon? Upon talking to His disciples, Jesus clearly showed them what will happen to Him at Jerusalem bago siya mamatay. Ay pinakita niya sa kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanyang mga alagad na ako ay papahiraban sa kamay po ng mga makasalanan. And on the third day, ako pa'y mamamatay, and on the third day, ako pa'y muling mabuhay. Mas maliwanag yan. Ako'y muling mabuhay. At nung mga pagkakataon na yan, tumayo si Pedro. Sapagkat ito po yung panahon na ito, ito yung panahon lamang na in-state ng Panginoon clearly, publicly, sa kanyang mga alagad na siya po'y parurusahan at pahirapan. Not parurusahan dahil siya po'y gumawa ng mali, kundi siya po'y parurusahan dahil sa tingin ng mga tao, ng mga Hudyo at ng Roman government ng mga panahon na yun, no? Ang ginagawa ng Panginoon ay isang blasphemy. So nang nalaman po at narinig ni Pedro, si Pedro po ito mayo at sinabi niya ang Panginoon, Master, hindi mangyayari ito sa iyo. Over my dead body. Hindi makawalang makagalaw sa iyo, Panginoon. And he began to rebuke Jesus. Nirebuke niya ang Panginoon. Sabi ko, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Kumbaga sa ating sariling lingway. Huwag naman ganoon. Hindi ka pa mamamatay. Narinig niyo ba, minsan may mga kaibigan kayo nagsasabi? Parang malapit na yata ako mamatay. Sabihin sa inyo, huwag naman, huwag ka magsalita ng ganoon. In Jesus' name. Parang ganoon yung ginawa po ni Peter. Sabi niya, Panginoon, hindi po mangyayari yan sa'yo. Hindi po mangyayari yan. Dadaan sa mga kamay ko. Pero alam natin yung reply ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon? Get behind me. Sino? Angel? Get behind me, Satan. Babasahin niyo po yung mga previous verses na binasa natin. Ay, yun po ang reply ng Panginoon. Lumayo ka sa akin. You don't have the things of God, but the things of men. Hindi mo naiintindihan yung mga bagay na ito na sinasabi ko. Ito yung mga bagay espiritual at hindi mo naiintindihan. And during this time with this, ay sinabi ng Panginoon, tines niya ulit ang commitment ng kanyang mga alagad. Dahil sila lahat ay nangangako, susunod kami sa iyo, Panginoon, kahit anong mangyari. Kahit anong mangyari, at lahat sila ay nag-promise, tulad na sinabi po ni Peter, kahit anong mangyari, Panginoon, susunod ako. At doon yung sinasabi ng iba, but yung Panginoon, tinis sila ng isang tanong, at yung sinabi ng Panginoon doon sa binasa natin, those who want to follow me shall deny himself, take up the cross, and follow me. Maraming nag-aakala sa mga Kristiyano na ang buhay man ng palataya. Maraming tao nag-aakala na ang isang Kristiyano ay isang buhay na wala ng pagsubok. Na walang problema. At kung minsan nagtataka tayo, minsan lang tayo naging Kristiyano, naranasan ko yung pagsubok nito, nananalangin naman ako araw-araw. Pero bakit naranasan ko ito? May mga nag-iisip na mga tao, wala na. May mga nag-iisip na akala nila, wala na itong boses ito, wala na nag-iisip ko, wala na pag-aralan na akala nila, ang buhay Kristiyan ay isang better process. Nakasabi ko. Kaya ang problem, hindi pa sana yung
Sabi ng bidding process, merong kanta po. Bidding process. I wanna lay down. Hindi lang ituloy. Mamaya na lang gabi niya ng Brother Jomari. Sa YouTube. Akala nila pag sila nag-iglesia na isang madali. Pero ang sabi ng Panginoon, no. Sino mang gusto sumunod sa akin, must deny himself and follow me. Take up the cross. Ano yung ibig sabihin ng denying ourselves? Pag sinabi po natin, deny yourself, sabi ng Panginoon, hindi po ito nangangahulugan ng tinatawag ng mga physical o yung tinatawag nating mga basic needs. Hindi sinabi ng Panginoon na yung deny yourself ay hindi ka nakakain ng 40 days. O hindi ka nakakain ng 50 days. Hindi ibig sabihin ng deny yourself ay kalimutan mo ng iyong pamilya sapagkat I have to seek the Lord first. Na maraming nami-misinterpret, naka-misinterpret ng salitang seek ye first the kingdom of God. Nang iniisip nila, seek ye first the kingdom of God, unahin mong Panginoon, kalimutan mo na lahat. At marami pong failure sa mga lingkod po ng Diyos, mga buhay po ng pastor. Marami pong failure dito po sa areas na to, sa buhay. Na sila'y naglilingkod sa Panginoon, at yung kanilang pamilya po ay napabayaan na lamang. But that's not what Jesus mean when He said, take up your cross and follow me, deny yourself. Hindi ibig sabihin na deny yourself ay tayo po'y tumira sa isang bundok na walang tao at hindi na tayo maliligo, magsuot lamang tayo ng busot-busot na damit, yung busbusit na damit na hindi nalabahan ng 3 taon at titira tayo sa tuktok ng bundok Arayat o sa yung bundok na binadahan nila sa bundok na sa Bulacan. At doon tayo titira, sabihin natin, I have to isolate myself from the world. Para ako'y manirahan at mamuhay ng isang buhay na may kabanalan. Pero ang sinabi po ng Panginoon, ang sinabi din ng Panginoon, go and make disciples. Paano tayo makakagawa ng isang disipulo ng Diyos kung tayo nakatira sa bundok, tayo lang mag-isa? We can make disciples, we cannot make disciples among monkeys. Ano yung mga hayop doon sa taas? We will make disciples, gagawa tayo ng disciples mga tao katulad natin. At hindi sa mga hayop. Hindi ibig sabihin na tayo po'y magtulad ng mga monks. Na tayo po'y titira sa isang lugar na wala pong shielded po lahat. Hindi natin nakikita yung pag lumabas tayo, ngayon po magbubukas na naman yung economy. Makikita natin sa labas, mayroong mga kumukutit-kutilap na lugar sa gabi. Umiiwas tayo sa mga ganong pagsubok, pero ang ibig sabihin ng Panginoon, hindi sa pamamagitan ng literal na pagkaintindi ang sinasabi niyang deny yourself. Hindi ito pabayaan natin ng ating sarili, tayo magpakapagod sa ministry ng Panginoon, na hindi na tayo kumakain, pinabayaan natin ng ating sarili, wala na tayong pahinga, hindi po yan ang ibig sabihin ng deny yourself. Ang ibig kong sabihin ng Panginoon na deny yourself, well, by the way, yung ating pong sermon ay pinasa ko na doon sa ating group chat. Ang ibig sabihin ng deny yourself, it is far more important than basic needs. At hindi ito ang ibig sabihin, hindi basic needs. Kailangan natin kumain? Huwag lang yung bawal? Kailangan natin alagaan ang ating sarili? Kailangan nating maligo, of course. Kahit na malamig, ngayon, mainit na naman. Kailangan nating alagaan ang ating sarili. Lahat-lahat, gawin natin, it is basic needs. Sa isang pamilya, ay kailangan pong i-provide ng pamilya, ng haligi ng tahanan, at ng mga parents, yung tinatawag nating basic needs sa kanilang mga anak.
At dapat po bawat mag-asawa, lahat po na mag-asawa, ngayon po nakikinig sa atin sa online, kahit tayo nandito, kailangan pong alam po nating basic needs. Ano yung basic needs sa pamilya? At least pagkain meron, merong tirahan, edukasyon, mga damit, gamot. Yan yung mga basic needs na kailangan meron. Pero marami po sa mga pamilya, hindi po alam yung basic needs. Ang alam nila, kapag kayo nagpapamilya, isipin na lamang basta meron lang mailagay sa kaldero, tapos ng lahat. Pero ang responsibility, ang needs ng tao ay hindi lamang pagkain. Hindi lamang po pagkain. Deny yourselves ay hindi po yung iiwas ka sa bagay. Sabihin mo, anak, kailangan nating magtipid at kailangan nating hindi kumain. Sa pagkasabi ni Lord, deny yourself. Misinterpretation ng salita ng Diyos. Sabihin mo sa mga anak, huwag mag-aral. Huwag na kayong mag-aaral. Sabi ng Bible, deny yourself. Huwag na kayong magtrabaho. Dito na lamang tayo, bahala na, darating wala. Misinterpretation. Tayo binigyan ng Panginoon ng tinatawag nating karapatan o tayo po'y kapangyarihan, binigyan ng kapangyarihan to manage ng mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Tayo po'y mga stewards. At even from the beginning, yun na po yung design talaga ng Panginoon sa tao. Nilikha niya ang buong sanlibutan at sinabi niya sa tao, kayo ang maging ruler sa lahat ng ito. We are responsible, hindi lamang po sa sarili nating buhay, maging sa buhay ng ating pamilya, responsible po tayo. At yung deny yourself ay hindi po yan sa pamamagitan ng magtiis tayo, marunong tayong magtiis sa mga physical needs na ito because the Lord said, deny yourself. At ngayon po ay marami na naman po makikita natin, ilang araw na lamang ay marami na po tayo makikita nagpapasa ng cross sa gitna ng daan. When I was in Pampanga, yung pong gate po ng church ay punong-puro po dugo pagdating po ng Semana Santa. Sapagkat yung mga namamalaspas at dinuduguan nilang kanilang sarili, napunta doon sa gate, napunta sa daan yung mga dugo. Dito po sa Metro Manila, hindi natin masyadong nakikita niya. But when you visit Pampanga during Holy Week, makikita niyo po yun sa Pampanga. Sobra po. At andun yung nagpapapako sa cross. Nasaksihan ko mismo yung nagpapapako sa cross. No? Pero hindi yan ang ibig sabihin ng Panginoon na tayo po ipapasa ng malaking cross. At sasabihin natin, this is what the Lord said, tayo po'y magpapasa ng cross, mabigat, kailangan madapa talaga tayo. Kumisan, itutulak pa para madapa talaga. At pinapalo. Hindi ko alam kung meron po dito, but sa Pampanga po'y marami pong ganun. Pero ang ibig kong sabihin ng Panginoon ay hindi po yung tayo puputol ng sanga ng kahoy at ating gagawing cross at pagkatapos bubuhatin natin and then sabi natin, I am following the Lord. I deny myself and take up my cross. Ang ibig kong sabihin ng Panginoon dito ay we have to avoid o hindi tayo magi-conform. Sabi sa Tagalog niya, hindi tayo makisang-ayon sa standards ng sanlibutan ito, that's denying ourselves. Denying ourselves sa standard ng mundong ito na tayo po'y sunod-sunuran na lamang sa inidikta ng mundong ito. Ano yung inidikta ng mundong ito? Kung wala kang iPad, hindi ka in sa barkada. Kung wala kang Fortuner, furniture lang, meron ka. Hindi ka kasama sa... Anong dinidiktan ng mundo nito? Kailangan kong manamit na ganitong klaseng damit. Kailangan magpahaba ng buhok tayong lahat. Alam niyo, maraming mga dinidiktan ng sanlibutan ito at hindi natin nalalaman. Yun ang iba, magpatanggal tayong lahat ng buhok. Si Kuya, talagang ganyan na siya eh. Talagang ganyan na siya. Hindi po siya, hindi siya.
Kuminsan ay sunod-sunod tayo sa mga dinidictate ng mundo. Nagtitinda ka, mayroon kang online store, at kasama sa pagtitinda mo ay pinapakita mong iyong pagitan ng iyong dibdib kung ikaw ay babae. Ano yung standard ng mundo? Wala kang benta pag hindi ka nagpapakita ng dibdib. Meron pong nag-comment na isang lalaki, huwag naman kayong ganoon. Daya nyo naman, anong papakita ko? Anong ipapakita ko? Dugi kami. Ano yung standard ng mundong ito na sinusunod kay pilit sundin ng mga tao? Pero ang ibig sabihin ng Panginoon, yun yung dapat nating i-deny. Kung ano yung uso na hindi ayon sa kalooban ng Diyos? Don't get me wrong, hindi po lahat ng uso ay labag sa kalooban ng Diyos. Pero may mga uso na dinidikta ng tao ng sanlibutang ito ay labag sa kalooban ng Diyos. At sabihin natin, uso yung hiwalay ngayon, bukas bago na namang boyfriend, bago na namang girlfriend. Dahil ito ang ginagawa ng mga artista. Yung hinangaan natin artista, hiwalay na last week, ngayon meron na namang iba, ang bilis. Standard ng sanlibutan. Kailangan makita kay tulpo, nagpapatulpo tayo para sikat at yung talaga. Alam mo yung mga kwento? At laging sabing other woman, other man. Magiging gasgas na yung term na yan. Standard ng sanlibutan. Yung sinabing, pag hindi ka maraming karanasan sa ganung mga bagay, ay hindi ka pogi at hindi ka maganda. That's the standard of the world. Sabi ka, halungkot mo naman. Hindi mo pa naranasan yun? Standard ng sanlibutan? Hindi mo pa naranasan yun? Ilang taong ka na? 51. Hindi mo naranasan yun? Tapos pagtatawanan. Standard ng sanlibutan. Ano pa yung mga standard ng sanlibutan na kaya natin i-deny ang ating sarili sa standard ng sanlibutan ito? Denying ourselves from the standards and the standpoints of the world. Yung worldview. Natanggap ng lahat, pero hindi tanggap sa kalooban ng Diyos. That is denying ourselves. Kahit na gusto natin gawin, para tayo po ay makikilala at sabihin natin, tayo ay talagang ito yung ginagawa ng normal. Ako na lang hindi gumagawa na ganito. Lahat ay gumagawa nito. Lahat ay gumagamit nito. Ako na lang hindi gumagamit. Parang hindi ako normal na tao. Hindi ako Pilipino. Standard po ng sanlibutan. At kung tayo po ay seryoso sa ating pagsunod sa Panginoon, if we are serious in following the Lord, we have to deny these comforts that the world offers to us. We have to deny it. Sapagkat ang Panginoon ang isang magbibigay sa atin ng comfort na hindi maibibigay ng sanlibutan ito kailanman. Ang Diyos ang makapagbibigay sa atin ng satisfaction na hindi mabibigay kanino man sa mundong ito sa atin. Only God can satisfy us. As sinabi sa mga verses na ito, for the Son of Man is going to come in His Father's glory with His angels. And then He will reward each person according to what He has done. If we deny ourselves, if Christ will come today and He found us denying ourselves from the standards of the world, He will count us and He will reward us. Kasama tayo sa bibilangin ng Panginoon na bigyan ka ng reward. Parang tulad na sinabi ni Sister Edna, sino nakakasagot ng tanong? Bibigyan ng reward ng sabong panlaba. Doon sa washing machine na tanong, ay paglalaba. At tunay, gawitin ko lang yung patutuon ni Sister Edna kanina, since binanggit niya kanina. Sayang yung text.
Sayang yung tithes. Pag meron pang 10,000 na sweldo, magkano yung tithes? 1,000. E sabi niya, sayang naman. At ito sinasabi ng Panginoon, deny yourself. Kalimutan mo yung 1,000. It's not yours. Sa Panginoon. Ngayon, sinasabi natin, wala nang binanggit sa lumang tipan, ay sa bagong tipan, yung tinatawag na tithes. Wala ka nang mababasa. Babanggitin mo yung Matthew hanggang Revelation, wala kang mababasa ang tithes and offering. Pero ang binanggit doon ay giving your whole life. It is more than a tithe. Giving your whole life is more than a tithe. At salamat at Edna for sharing your testimony about tithing. Congratulations sa promotion. Siya po'y na-promote ngayon. Nalipat sa ibang camp, company sa ibang department. At pag sinabi natin promotion, ibig sabihin nun, kasama din yung compensation. Praise God. At according to her, because she is faithful in tithing. That's part of denying ourselves. Ano pa mga bagay po na sinasabi natin i-deny ang ating sarili sa Panginoon? Hindi lamang po ito sa pamamagitan ng pagbibigay. Yung pong mga idinidikta sa atin ng sanlibutan ay kailangan po natin iwasan. Kaya sabi po sa Romans chapter 12 verse 1 and 2, it is an urgent that we have to conform not to the pattern of this world. Sabi niya, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed. Transform by the renewing of your minds. Hindi po tayo mag-isang ayon sa sanlibutan ito. Hindi tayo ay inaasahan na tayo po ay susunod-sunuran na lamang sa idinidikta ng uso at sa mga panahon ito. Tayo po'y naiiba sapagkat tayo po'y mga Kristiyano. Tayo po'y mga Kristiyano. At tayo po'y susunod sa Panginoon ayon sa inyong kalooban at hindi ayon sa idinidikta ng mga tao. At lalo na ng kaaway. May mga bagay na parang it appears na parang ang ganda sundin. Parang totoo. But not necessarily, ito po'y kalooban ng Panginoon. Kaya kailangan po nating magiging wise sa pasunod natin sa Diyos. Mayroon pong mas mahalagang mga bagay na inilalaan ng Panginoon sa atin, higit pa sa ating idininay sa ating sarili. We have to deny ourselves from all discomforts. Yung mga more than our needs, hindi po ibig sabihin ng needs lang natin. Ito pong mga wants kung minsan natin sa buhay na nagbibigay na ng extravagant na hindi na po normal na pamumuhay. At hindi nakabibigay ng kaluguran at kapurihan sa Panginoon. Hindi na nalulugod ang Panginoon sa buhay natin. Meron pong nagtatanong, sa lahat daw po, nagsasabi sa lahat daw po ng mga alagad, sino sa mga alagad ang nagkaroon po, ng unang nagkaroon ng cellphone? Mga disciples. Meron pong price, 1,000. na kape. Yung isang, bibilangin mo yung kape sa isa. Isang disciple na meron pong unang nagkaroon ng cellphone. Si Pedro. Siya yung may unang denial. Meron isang denial.
Pero hindi yan ang ibig sabihin ng denial na sinasabi ng Panginoon. He denied the Lord 3 times. Hindi yan ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin, we have to deny. Yung gusto ko ng laman, dinidictate ng laman, ay parang gusto ko ito ah. Pero alam mo, mali. Deny that. Di-deny natin. For example, na sa practical na lang, na pagkain. Ito, pagkain na naman tayo. Alam mo, bawal. Di nakakalugod sa Panginoon. I-deny mo yun. Pag mo na lang siyang tingnan, yung pagkain, kung minsan naamoy mo pa eh, parang babalikan mo pa siya eh. Pag napadaan ka sa mga nagtitinda ng babaho ng mga pagkain na to, pero alam mo, bawal. You have to deny yourself. Why? Not because you have to starve yourself to death, but because you love your body as you love God. At kailangan mong i-deny ang iyong sarili pong gusto alang-alang sa Diyos. We have to love ourselves for the sake of God. Ito pong sabi po ni St. Bernard ng Clairvaux. Isa siyang abot, isa siyang monk. 16th century. Kailan lang yan? Kahapon. 16th century. AD. Meron pong 4 degrees of love na binanggit niya. Loving self for the self of, for the sake of self. At sinabi niya, loving ourselves for the sake of sa sarili lamang natin, or for the sake of loving God, for the sake of the gifts na nareceive natin. At marami po mga tao, ito yung madalas na ginagawa. We have to love God because He will bless us. Yung una, loving self for the sake of self. Ibigin natin sa sarili natin kasi iniibig natin sa sarili natin. That's selfish love. Pangalawa ay, we have to love God because He is good and He is faithful. He will reward us for the gifts that we have received. Pangatlo ay, we have to love God for the sake of God. Because of who He is. We have to love Him because of who He is. Siya po'y Diyos. At yung pang-apat na bagay ay ito yung pinag-gusto ko at ipinususa ko yung social media account. We have to love ourselves for the sake of God. Or for God's sake, we have to love ourselves. Inuran tayo ng Panginoon na ibigin ng asin sa sarili. At hindi tayo pahit niya natin pahihirapan natin sarili sa mga basic needs. Ba't tayo po ang ating pong i-deny ay hindi po yung mga basic needs na to, kundi yung pong mga bagay na sa mundong ito na nagbibigay sa atin nang tayo po'y magiging malayo sa Panginoon, maging sanhi ng ating pagkahiwalay sa Diyos. Ganito na lang po, para po mas more practical at madali pong intindihin. Ano yung mga bagay na nakapaghihiwalay sa atin sa Diyos? We have to deny it. Kung inilista po natin yung mga bagay na ito, na ano yung mga bagay na nakapaghihiwalay natin sa atin sa Diyos? Kung tayo ba'y naging faithful sa ating mga kabiyak, kahit tayo ba'y hindi naging faithful sa ating mga kabiyak, tayo ba'y hindi nahihiwalay sa Diyos? Hindi lamang sa Diyos mahihiwalay, maski sa kabiyak natin, nahihiwalay tayo. Hihiwalay ang Kanya. Kinabukasan. Like for example, ano yung mga bagay na nagpaghihiwalay sa atin? Akala natin hiwalay tayo sa Diyos, nakikinig din yung pusa. Oh. Iisipin natin, isulat natin isa-isa, ay itong bagay na ito nakapaghihiwalay sa akin sa Diyos. We have to deny that something na nakapaghihiwalay sa iyo, sa Diyos, i-deny mo siya. Ikaw lamang kung makakalam nito. Ano kayong mga bagay nito na kapag-iwalay sa akin sa Diyos?
kailangan kong taliguran itong mga bagay na ito. We have to love ourselves for the sake of God. And we have to deny ourselves for the sake of ourselves and for the sake of God. It is something like denying ourselves by loving ourselves, or loving ourselves by denying ourselves. Yun yung title po ng ating pinag-aralan. Loving ourselves by denying ourselves. Parang magulo. By denying ourselves, we actually love ourselves. Why? Hinihingatan natin ating sarili na masira sa harapan ng Panginoon. And that's loving ourselves. Hinihingatan natin ang ating testimony, pinangialagaan natin. Napakahalaga po ng testimony. Hindi po lang po na tayo nasa church, masasabi natin, ang tagal na natin nagsasamba, krisyano tayo. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, yung buhay natin, ang ating patutuo na tayo po talaga ay krisyano, yun po yung pinakamahalaga sa lahat. Hindi po yan basihan kung tayo po ay ilang beses na nanalangin sa isang araw. At tayo po ay nagsasalita ng mga iba't ibang mga lingwahe. Hindi po yan basihan ng kabanalan. Ang basihan po ng kabanalan ay yung pagbabagong buhay, ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, binabago tayo ng Diyos araw-araw at hinayaan ng Diyos, natin ang Diyos na kumilos sa ating puso sa lahat ng pagkakataon sa buhay natin. Yan yung pagbuhay na may kabanalan sa Panginoon. Magsisimula sa loob. We cannot deny ourselves. And we cannot even love ourselves if we don't allow the Holy Spirit to work in our hearts. At siya po ang magbabago sa atin. Isang tanong sa atin, tunay ba talagang inibig natin ang ating sarili? Let that sink in. Mahal mo ba talaga ang sarili mo? Mahal mo kaya ang sarili mo? Sa tingin mo, enough yung ginagawa mo na masasabi mo, I love myself. I really love myself. If you love yourself enough, love yourself for the sake of God. Alang-alang sa Diyos. At hindi lamang sa iyong sarili. That is denying yourself from the nature of this world, from the sinfulness of this world, at tayo po ay manahan sa Panginoon sa kanyang kabanalan. He will reward everyone according to what He has done. God searches our hearts. Tinitingnan ng Panginoon ang ating puso. Sa puso nakatingin ng Diyos sa ating mga ginagawa sa buhay ito. At kung if He found us faithful, He found us faithful sa buhay natin, when He comes, He will reward us. He will reward us. At habang wala pa ang Panginoon, hindi pa siya dumating, kahit na tayo narito pa, maranasan natin ang heaven, ang presensya ng Panginoon na nagpumikilo sa ating puso ang kanyang banal na Espiritu sa buhay natin. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo pong manalangin. Panginoon, salamat po. Sa katotohanan na nagpapaalala sa amin ngayong umagang ito, na hindi po kailangan na pahirapan namin ang aming sarili. When you said, deny yourselves and follow me, take up your cross, hindi po ito literal. Bagkos ito po ay nangangahulugan ng pagtaligod namin sa kasalanan. Ito po ay nangangahulugan na isacrifice namin ang mga sarap sa mundong ito for the sake of following you, Lord. And we believe that when you come in your glory, you will reward us. You will reward the faithful. Continue to search our hearts, Lord, as we continue to walk in your presence in our Christian journey. May you find us faithful. May you find us denying ourselves
from the standards of this world, but loving ourselves for your sake, because we believe that God created us for a purpose, that we are your children. When we committed sin against the Lord, you took an initiative and sent your Son Jesus Christ for us to be saved by the grace of God through faith. And we can have this new and brand new relationship with the Lord. Continue to cleanse our heart this morning, God. If you see something that is not worthy in your presence as we worship you, remove this from us. Remove this from our hearts. Allow us to become holy, and allow our worship to reach into your throne of grace and mercy. May you find us faithful, and may your name be glorified. May your name be glorified in our lives as we continue to follow you. Help us and teach us to obey and to deny ourselves. Take up our cross daily, willing to sacrifice, for your glory, to serve you and to give you honor, to give you praise in our lives. Forgive us, Lord, for the things that we have done, the things that didn't give glory to your name. And allow us to be, may you give us your Holy Spirit to guide us into the whole truth, that everything we do will give glory to your name and your name alone. Your name alone. Hindi lamang sana kami focus sa mga gifts na marireceive namin, but we will continue to follow your will, to worship you, because you are God who is great and who is faithful to us. Not because of the gifts that we receive. We worship you not because of the blessings that we receive from you, but we worship you, Lord, because of who you are. We worship you and we serve you because of who you are and what you are doing and what you have done in our lives, not because of these gifts. May we continue to worship you in our lives as we love ourselves, we love our neighbor. May we do this as expressions of our love for you, para sa iyo lamang, Panginoon. Expression ng aming pag-ibig sa iyo. Sa iyo lamang.